Yun. Game, game, game. Kamusta mga idol? Ito na yung request nyo na voice over. So, bali dito sa video na to, i-explain ko lang sa inyo yung paggawa ng or pagdodrawing ng buhok gamit yung ballpen. So, syempre, bago ko simulan, salamat muna sa mga nag-subscribe tsaka sa mga nanonood ng video na kahit walang tunog. So ayun, bale ang i-explain ko lang naman yung techniques. Parang inulit ko lang. So yung techniques sa pagdodrawing ng buhok. So bale unahin nyo lang, kunin nyo muna yung mga clumps ng buhok or yung mga matitingkad na kulay dun sa buhok. Yun yung unahin yung identify at gagawin. Kasi yun yung parang magiging guide nyo sa pagkuha ng mga lighter parts ng buhok or kung paano sila madodrawing. So may dalawang option naman. Pwedeng ang gawin nyo is by part or bubuhin nyo na lahat na ng dark tones ng buhok, kunin nyo lahat. Pero para sa akin kasi mas maganda kung unti-untiin nyo para hindi kayo malito, kasi yun ang nagiging issue pag nagdodrawing ng buhok. So nakakalito talaga yan kasi bukod sa tuloy-tuloy kayo mag-hatch or mag-hatching, yung mata nyo parang maduduling na din eh. So yun din lang kasi nagiging problema ko pag drawing ako ng buhok. So na-identify ko lang muna yung mga dark parts tapos bisection ko na siya gagawin. So unti-unti lang. Depende sa mood mo yan kung kaya mong isang upuan lang dodrawing mo na lahat. So pero sa akin mas maganda talaga unti-untiin niyo yung buhok. Kasi bukod sa na inyong pinaka madali gawin pero mahirap maging realistic kasi parang flat. Unting mali mo lang. Parang syempre ulitin mo yung lahat pag ballpen gamit mo. So unti-untiin lang natin. Tapos double check sa reference kung tama pa ba yung ginagawa or parang masasobrahan nyo na. So okay lang din naman kasi hindi naman masyadong pinapansin yung pagkakamali sa buhok. Mas nakatuon talaga yung pansin ng tumitingin sa mata. Details ng mukha, ganyan. Sa buhok, hindi naman na masyadong tinitignan yan eh. Basta magmukha lang realistic, okay na yun. Pero dito sa channel na to, syempre hindi pwede yun. Tuturo ko sa inyo yung lahat. Syempre yung mga nagawa ko lang din, tsaka mga natutunan ko lang sa sarili ko. So, ayun. Unahin nyo lang, yun nga, yung dark parts. Tapos, depende na kung unti-untiin nyo or bubuuhin nyo na agad. And then, Ayun, so, dito kasi sa drawing na to, tatlo yung ginamit kong ballpen eh. Isang manipis yung tip. Nakalimutan ko anong points yan kasi hindi ko na iniintindi. Basta manipis, tapos isang makapal, tapos isa, bali dalawang makapal kasi salitan. Kasi pag parang matagal ko nang ginagamit yung ballpen sa isang drawing, parang hindi na tumitinta. Nahihirapan na ako kaya palitan, salitan lang. So, ayun. Yun lang naman sa book eh. Yun lang ang problema na nakakalito talaga. So, enjoyin nyo lang. Unti-untiin nyo lang. Huwag nyo masyadong madalin kasi pag minamadali, dun talaga nagkakamali. So, abangan nyo lang sa mga susunod na uploads. Tsaka, pwede nyo naman i-request yan kung may time kayo. Or i-PM nyo ako. Kasi nagre-reply naman ako eh. So ayun, salamat ulit sa mga nanonood tsaka sa mga nag-subscribe. Malaking bagay yan kasi at least alam ko na nasi-share ko yung natutunan ko sa paggamit ng ballpen sa pagdodrawing. So ayun, hanggang dito lang muna. Pagpasensya nyo na talaga, boses lasing. So ayun, salamat.